Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala at kapayapaan mula sa Diyos na Ama natin at sa Panginoong Hesukristo naway sumainyo. At sumayo rin. Mga kapatid, tinipon tayo bilang kaanib na angkan ng Diyos, kaya dumulog tayo sa maawaing Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa masaya naming pagdiriwang sa 40 na paghahanda sa pagkabuhay at sa pakikinabang namin sa salo-salong banal ng paghahaing ipinagkamit namin ng katubusan, ikagalak nawa namin ang dulot mo nitong kabutihan sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Oseas. Hali kayo at tayo'y manumbalik sa Panginoon, pagkat ang nanakit ay siya ring magpapagaling. Siya ang nanugat, kaya siya rin ang gagamot. Sa loob ng 2 ay mapapalakas niya tayo uli, at sa 3 tayo'y kanyang ibabangon upang mamuhay sa kanyang pagtangkilik. Hali kayo at sikapin nating makilala ang Panginoon. Tiyak na tutugunin tayo sa ating panawagan, sintiyak ng pagdating ng bukang liwayway. Darating siyang walang pagkasala tulad ng patak ng ulan na dumidilig sa kaparangan. Ano ang gagawin ko sa iyo, Ephraim? Ano ang gagawin ko sa iyo, Huda? Ang pag-ibig niyo sa akin ay tulad ng ulap sa umaga, gaya ng hamog na dagling napaparam. Kaya nga, ipahahampas ko kayo sa aking mga propeta. Titipunin ko kayo sa pamagitan ng aking mga salita at simbilis ng kidlat ang pagkatupad ng aking hatol, sapagkat katapatan ang nais ko at hindi hain, at pagkakilala sa Diyos ng sa halip na handog na susunugin. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Katapatan ang naisin, kalakip ng paghahain. Katapatan ang naisin, kalakip ng paghahain. Ako'y kaawaan, o mahal kong Diyos, sang-ayon sa iyong kagandahang loob.
Mga kasalanan ko'y iyong pawiin ayon sa iyong pag-ibig sa akin. Linisin mo sana ang aking karumhan at ipatawad mo yaring kasalanan. Katapatan ang naisin, kalakip ang paghahain. Hindi mo na nais ang mga panghandog. Sa haing sinunog, di ka malulugod. Ang handog ko, O Diyos, na karapat dapat, ay ang pakumbabat pusong mapagtapat. Katapatan ang naisin, kalakip ng paghahain. Iyong kahabagan, O Diyos, ang Siyon, upang iyaong Jerusalem ay muling ibangon. At kung magkagayon, ang handog na haing, dala sa dambana, torong susunugin, malugod na ito'y iyong tatanggapin. Katapatan ang naisin, kalakip ng paghahain. Magsitayo na po ang lahat. Sumain niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus ang talinghagang ito sa mga taong ang tingin sa sarili, matuwid at umahamak naman sa iba. May dalawang lalaking pumanhik sa templo upang manalangin. Ang isa'y Pariseo at ang isa namay publikano. Dumindig ang Pariseo at pabulong na nanalangin ng ganito, O Diyos, nagpapasalamat ako sa iyo pagkat hindi ako katulad ng iba, mga magnanakaw, mga magdaraya, mga mangangalunya, o kaya'y katulad ng publikanong ito. Makalawa akong nag-aayuno sa loob ng sanglinggo. Nagbibigay ako ng ikapo ng lahat kong kinikita. Samantala, ang publikano'y nakatayo sa malayo, hindi man lamang makatingin sa langit, kundi dinadagukan ang kanyang dibdib at sinasabi, O Diyos, mahabag po kayo sa akin na isang makasalanan. Sinasabi ko sa inyo, ang lalaking ito'y umuwing kinalulugda ng Diyos, ngunit hindi ang isa. Sapagkat ang sinumang nagpapakataas ay ibababa at ang nagpapakababa ay itataas. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat. Isang magandang araw po sa inyong lahat. Para sa huling araw ng linggo ng 40 araw na paghahanda, atin pong balikan ang mga mensahe na ibinigay sa atin upang atin pong pagnilayan at muling masuri ang atin pong ang ating pananampalataya, ang ating relasyon sa kapwa
ating relasyon sa Diyos. Muli ang paalala ni Jesus nung Lunes, matapos na siya po ay hindi kilalanin ng kanyang mismong kababayan ang ginawa ni Jesus, dumaan siya sa kalagitnaan nila at umalis. Na isang aral na dapat nating pagnilayang mabuti kung ano ba ang dapat nating gawin. Kung may mga taong ayaw sa atin, ayaw sa iyo, sa kabila ng kabutihan na ipinakita mo, ginawa mo, kung ayaw ka pa rin tanggapin, iwan mo na ang mga yan. Sayang lang ang panahon mo kung igugugol mo sa mga taong ayaw ka naman tanggapin. Malaking kawalan nila yung hindi ka tanggapin. Pero malaking kabawasan para sa iyo yung isipin mo sila ng isipin. Talo ka. Umalis ka, iwan mo ang mga yan, doon ka sa mga taong handang kumilala sa iyo, handang mag-appreciate sa iyo. Hindi mo kinakailangan patunayan ng patunayan ang iyong sarili sa mga taong ayaw talaga sa iyo. Noong Martes, yung sa tanong ni Pedro na okay na ba na 7 beses kong patatawarin ang aking kapatid na paulit-ulit na nagkakasala, ang sabi ni Jesus, hindi ko sinasabing makapito kundi 70 ulit pa nito. Sana po nandun tayo sa punto na handa tayong magpatawad lalo tigit sa taong humihingi ng tawad kahit ilang beses. At yun yung paanyaya ni Jesus na huwag nating isara ang ating mga pintuan sa mga taong humihingi naman ng tawad. Noong Miyerkules, inaalala ni Jesus ang kahalagahan ng pagsunod at pagtupad sa mga kautusan. Kaya't sabi niya, ang gumaganap ng kautusan at nagtuturo na tuparin iyon ay ibibilang na dakila sa kaharian ng Diyos. Nung Webes naman, sabi ni Jesus, ang hindi panig sa atin ay laban sa akin. At nagkakalat ang hindi tumutulong sa aking mag-ipon. So hindi lang tayo basta, sabi nga no, hindi tayo pwedeng neutral, mamili ka. Aral ni Jesus o yung sinasabi ng tao? Sino ang papanigan mo? Sino ang kakampihan mo? Pumili ka. Mahirap yung sabi nga balimbing, minsan dito ka, minsan dito ka. Pumili ka at panindigan mo kung sino ang papanigan mo. Kahapon sa pagdiriwang ng Annunciation, nawa katulad ni Maria, makita natin ang ating mga sarili na sa harapan ng Panginoon, tayo'y alipin lamang ng Panginoon at mangyari sa atin ang iyong sinabi. So, tagasunod lang tayo ng Diyos. Kung anong sabihin ng Panginoon, yun ang gagawin ng alipin. Alipin lang tayo. Nakikita ba natin ang ating mga sarili na alipin lang tayo? At hindi tayo pwedeng mag-demand lang ng mag-demand? Di natin pwedeng pasunurin ang Diyos sa kagustuhan natin. Tayo ang dapat na sumunod sa kagustuhan ng Diyos. Kaya nga ngayon, Sabado, pinapaalala ulit sa atin, ang nagpapakataas o ang sinumang nagpapakataas ay ibababa at ang nagpapakababa ay itataas. Sa puntong ito ng buhay natin, ano ba ang mas umiiral sa atin?
Mahirap po'y mamuhay sa kayabangan at ang isang taong nagiging mayabang ay yung ang tingin niya sa sarili ay angat siya sa lahat o kaya naman dapat mas higit siya kaysa iba. Maganda rin po dito no, na mapagnilayan kasi yung dalawang tauhan, yung isang Pariseo at isang Publikano. Yung isang Pariseo, ibinibida niya ang lahat ng kanyang ginagawa. Maging ang kanyang paghahandog sa templo, maging yung pagsisimba, ibinibida. Wala itong kapupulutan o wala itong maibibigay na maganda sa atin kung patuloy mo lang iaangat ang iyong sarili. Hintayin mo naman na purihin ka ng iba. Huwag yung ikaw mismo ang pupuri sa iyong sarili, sa iyong achievements. No? Hintayin mong makilala ka ng tao. Pero nawa, sa atin po ngayon, nagsisimba, nakakarinig ng aral ng Poong Jesus sa Sareno, mas isadiwa natin o isabuhay natin itong napakagandang mensahe. Mahirap po yung masanay tayo na tayo mismo ang nag-aangat ng sarili. Yung nagmamagaling lang. Hindi naman talaga magaling, nagmamagaling lang. At yung kagustuhan na maging magaling, gagawin ng lahat. Kahit ibaba mo ang ibang tao, yurakan mo ang ibang tao, iangat mo lang ang iyong sarili. Hindi yan ikatutuwa ng Diyos. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Taglay ang mga pusong nagsisisi at nagpapakumbaba. Humaharap tayo ngayon sa Diyos. Tumugon tayo ng tapat at nagpapakaabang panalangin sa mga kahilingang ito. Ang ating pong itutugon, padaluyin mo sa amin ang iyong habag o Panginoon. Padaluyin mo sa amin ang iyong habag o Panginoon. Ang simbahan naway maging isang tiyak na kandungan para sa mga makasalanan at mga itinatakwil ng lipunan. Manalangin tayo. Padaluyin mo sa amin ang iyong habag o Panginoon. Ang mga naglilingkod sa bayan, naway magbigay ng higit na malasakit sa mga kababaihan, mga bata, mga ulila, mga matatanda at mga walang tahanan. Manalangin tayo. Padaluyin mo sa amin ang iyong habag o Panginoon. Ang mga mananampalataya, naway magkaroon ng higit na malalim na pananalangin at pagsisisi, lalo na sa mga panahong ito ng Kwaresma. Manalangin tayo. Padaluyin mo sa amin ang iyong habag o Panginoon. Ang mga may sakit, naway maranasan ang nakapagpapagaling na kapangyarihan ni Kristo upang mabigyan sila ng pag-asa. Manalangin tayo. Padaluyin mo sa amin ang iyong habag o Panginoon. Idulog din natin sa Panginoon ang ating mga personal na kahilingan at mga panalangin para sa ating mga pamilya. Ganun din ang lahat ng mga misang pasasalamat, special na intensyon at mga kaluluwa na hinihiling na ipagdasal sa misang ito. Ang lahat ng ito hinihiling namin sa ngalan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Magsiupo ang lahat. Samot
ng patawad mo. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo, mga kapatid, upang paghahain natin ang kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha sa iyong kagandahang loob, dinalisay mo kami upang sa iyo'y makadulog. Sa pagdiriwang na ito ng maringal na paghahandog, maihain nawa namin ang iyong ikinalulugod sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Sa pagbabakasakali mong kami ibubuti, isinugo mo sa Jesucristo upang pangunahan kami. Bilang pagsunod sa iyong atas sa bigay, ipinahayag ng iyong anak ang iyong kalooban na ang mga apitdukha ay kanyang damayan. Ngayon ay iyong inihahandog ang pagkakataong aming maisaloob ang kanyang ganap at kusang paglilingkod upang sa iyo'y lagi kaming makasunod. Kaya kaysa ng mga anghel ng sisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan, magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtisa ang kusang loob na maging handog, inawa kaniya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati ni iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan, niyahandog para sa inyo. Gayun din naman, nang matapos ang hapunan, hinawa kaniya ang kalis, muli kaniya ang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, nang bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami napapasalamat dahil kami iyong minarapan na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, ngayon din ang lahat ng mga pumanaw.
Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang papupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Buong kababaang loob tayong tumawag sa ating Panginoon ng Ama namin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Inihiling namin kaming iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming sa Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigahan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ng Kristo. Amen.
na landasin. Galak kay akin, abis ay di pansin ang iyong naisin, siyang magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pagsasalong lagi sa banal na pakikinabang, mapangatawanan nawa namin ang wagas sa ginagampanan sa aming pagsasaloob ng lagi naming ipinagdiriwang sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Manalangin tayo para sa pagbabasbas. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angka na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo mga dala-dala nilang mga imahin at dasalan at lahat ng mga may karamdaman. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Mayo kayong taglayang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Magandang araw po.